pamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handong tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyon namin. Maraming salamat po. Hello mga kapamilat, kamusta po kayo? Ayan, ang ganda talaga nitong property na ito. 2.5 hectares po ito na kung saan napakaganda po ito na hindi lang maging retirement plan nyo but also maganda po itong gawing resort. Ayan. At ang good thing kung gagawin nyo pong resort, sagana po sa tubig yan, running water po. And napakadali puntahan dahil 3 kilometers lang po ang layo nito sa town proper. Tuhog pa ng kalsada na cemented, kaya pagbaba mo, lote na, na may frontage na mahigit 100 meters po ang kabilaan. Ayan, kung gagawin nyo pong resort, ito pong portion na ito sa kabilang kalsada, pwede nyo gawing parkingan. And kung about naman po sa documents yung pag-uusapan, clean title po ito, clawat siya, pero meron na po ako nakuha ang certified true copy, malinis po yung titulo. At buhay po yung nakapangalan sa titulo, kaya napakaganda. At ayan, maganda rin po talaga yung property, kung makikita nyo naman na flatland siya. So dito po sa portion nito, maganda maglagay ng yung camping site, yung swimming pool dito sa part na to. Tapos may padaw susan dun sa taas. Kasi may, para siyang itong flat na to sa taas, merong flat din mga bahay. Mamaya pupuntahan po natin yun. So may kasama tayong buyer ngayon, pero hindi naman talaga ito yung prospect nila. Kumbaga sinilip lang din nila. Kasi ang prospect nila yung malalaking cut po. Ito kasi 2.5 hectares lang. Eh, available pa rin naman po ito, kaya na-video ko na rin habang kasama po sila sa briefing. Pagkakataon po na mabisita ulit po ito, at dahil nalaman din natin yung pinaka-latest price nito na 2.5 million lang pala, na dati pong upload ko po nito is 2.9, dahil kung hindi po tayo naka-direct sa seller, ang kausap po natin agent pa lang din po. So, kayo na pong musga. Kung mahilig po kayong mag-livestock, maganda rin. So, ito po pala mga ka-farmlet yung portion ng creek. Malinaw po siya and hindi po siya putik. And naglusong po ako. Buhangin po na may mga bato-bato yan. Nandito po ako sa kabilang kalsada. Yan yung po yung sasakay ng bayan natin. Dahil papunta po kami sa Santa Elena yung vlog. Yung 6.5 hectares. So, pupuntahan po namin yun. Kaya napadaan na rin po kami dito. Ay mga ka-farmlet, kaya sa mga makakabili nito, ang magandang gawin po dito is magagawin resort. Dito po yung parking lot. Ayan. Parking space po. Tapos dito mo na ilalagay yung resort mo. Malalagay tayo. Kung maglalagay po kayo ng hotel and mga swimming pool. Tapos dito po sa taas yung pupunta natin ng lagaran. Flatland. Sinasama ko po pag-video na rin para makita nyo po yung mga naging activity namin. Ganda rin dito, no? Ganda rin pagkakarabaw na kasi. Ayan po ang source ng kuryente. So, ayan mga kapamilya, nandito po tayo sa taas. Nandiyan po tayo sa baba kanina. Yung sinasabi ko sa iyo, pwede pong mag- swimming pool, tapos dito nyo po ilalagay yung paddocks usan nyo po baba. Intended for resort po talaga, napakaganda rito ang gawin na resort. Ayan, sa mga interested po, ayan, papakita ko po sa inyo yung certified true copy na nakakuha po natin. 4 page po yan, pinaklat po natin. 2.5 hectares na kung saan natuhog ng kalsada. Tapos, clean title na po yan, wala na. Malinis po yung property niya hanggang sa likod. Ayan. Kaya sa mga buyer po natin dyan, message nyo lang po ako. Lang po nito and sa gustong makita po yung location at Santa Elena Camarines Corp po, papakita ko po sa inyo yung Google. October 19. Google Earth po. Mga kapamilat, nandito po tayo ngayon sa Google Earth. Ayan. Ito po yung application na ginagamit natin. Santa Elena. Ayan, Santa Elena, Camarines Norte. Yan po yung town proper ng property. Ayan, mga
kung meron sa Santa Elena. So, ito po ang bayan po ng Santa Elena. Ayan, yun po ang bayan ng Santa Elena. Na kung saan yung property, 3 kilometers lang po yung layo sa bayan. Kaya kung kayo gusto nyo mamalengke, hindi hassle kasi tabing kalsada rin naman yung property. So, madaling puntahan. Ayan. Ayan po. Ayan ang Santa Elena. So, sa mga hindi po kabisado pa, yung bayan po ng Santa Elena, katibing bayan po yan ng Calawag, Quezon. Ayan. So, ang Santa Elena po ay may distance travel na 6 hours drive from Manila. Ayan, ang katabing bayan po niya ay Calawag, Lopez. Yan po yung mga madadaanan nyo pag galing ka po Manila. Pag galing ka Manila pumunta dito, sunod po yung Gumaca. Ayan. Saan ba yung Gumaca dito? Ayan. Gumaca, Plaridel, Atimonan, Pagbilao, Lucena, Sariaya, Candelaria, Chaong, San Pablo, Alaminos. Ayan, saan papandaan dito? Ayan, Santo Tomas. Santo Tomas. Ayan po yung mga madadaanan nyo. Ayan, Pabuyaw, Muntinlupa. Ayan, hanggang sa makarating po kayo sa Quezon City, sa Cubao. Ayan, so bahala na kayo mga kapamlat, kabisado nyo naman may po yan. So at least, so balik po tayo sa bayan ng Santa Elena. Ang Santa Elena po ay tabing dagat. Kaya sa palengke, mga sariwa din po yung isda. So, locate natin yung town proper. Ito po yung town proper ng Santa Elena, Camarines Norte. Then, ito po yung highway going to Manila. Ayan. So, from town proper, ito po yung town proper. Abante lang tayo. Ayan. Ito po yung town proper. Tapos, ito po yung barangay road, pakaliwa. Diyan po kami napasok papunta sa property. May madadaanan pong quarry. Ayan. May mga bato, graba, buhangin. Ayan po yung madadaanan. Then, yung daan. Hanggang sa makarating dun sa property. So, dahil taga-Calawag po tayo, hindi tayo masyadong familiar sa map ng Santa Elena. Pero, ayan, hindi po lang siya lalayo dito yung property. I think, mga nandito lang siya. Nandiyan lang siya banda. So, mga 2 kilometers siya eh. Check natin, 2 kilometers. Bago kasi ang Google. Ayan. Basta mga 2 kilometers lang yung mga kapamlat. So, ayun mga kapamlat, sa mga interested po sa property, ayan, message nyo lang po ako through, i-ano ko po yung intro natin. Nandun po yung information natin, yung Facebook, Viber, WhatsApp. Ayan, dun nyo po ako message. And, yun, basta mga kapamlat, kung gusto nyo itong tingnan, message nyo po ako and update nyo po ako muna para at least meron kayong 3 to 4 properties na mabisita. Basta pag matripping kayo, abisuhan nyo po agad ako para mailin ako po yung mga property paano pwede nyo tingnan dito po sa bayan ng Santa Elena, sa Tagkawayan, sa Calawag, Quezon. So, ayan mga farmlat, again, maraming salamat po sa inyong panonood. Dagsang biyaya po sa inyo lahat.